Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labagatang with evidence na ko po. Parang hot seat na naman si John Magno sa kanyang ginawa. Nadamay na naman ang tingog party list sa ginawa ni John Magno at marami rin nasasabi kasuhan na yan si John Magno ng bribery. Halaka? Netizen, question possible bribery in John Magno's raffle for PNP and City Prosecutor's Office. Remember, proud na proud si John Magno na agad-agad na sumurrender siya at nag-bail ng kanyang kaso. So dito, may isang video lumabas ngayon na kung saan confident din at proud na proud si John Magno na namimigay ng raffle sa mga PNP at City Prosecutor's Office. Ito yung mga taong dapat sana ay aalis lo kay John Magno, pero ito yung mga taong tumulong sa kanya. In light of John Magno's revelation about this tributing raffle tickets to various government agencies such as PRO Caraga, Butuan Police Station, and City Prosecutor's Office, numerous netizens are expressing skepticism and questioning her motives. This is linked to her voluntary surrender and subsequent arrest in case of involving violence against women and their children. So, well, kasalan naman to ni John Magno kasi nag-video-video siya na mamimigay siya ng mga premyo, mapaparaffle siya kasama ang mga PNP na tumulong sa kanya na mapabilis yung pag-release sa kanyang bail. In the video ko no, Magno proudly asserted that she was sole individual apprehended and declared her intention to conduct a raffle involving her government agencies she believes are accountable for her surrender and the handling of her case. Magno's post where she boasted nakabugira ang babae oy, about having the most aesthetically mugshots also stirred conversation. Following her release on bail, she was temporarily set free. Oh. So kaya, ngayon, ang mga netizen ay parang nadismaya sa ginawa ni John Magno. Panoorin natin ang video mga bibig ha. At tingnan natin kung tama ba itong ginawa ni John Magno na very confident siyang nang parang sabi ng iba, yung susubok na nga lang mag-bribe eh, isinapubliko mo pa. Hindi talaga ng delusyon ito, all for publicity at para pagtakpan yung kaso niya. O ito mga kabibig ha, panoorin natin ang videong ito. Let's proceed. Ako rugged siguro ang dakop. Nga may mga type of raffle prizes sa ni dakop, sa ni kaso, o sa nagmugshot sa ako. Confidence so I'm dyan. Here now in Robinson's. I got raffle. Muna sila ang ibutang sa mga raffle prizes that I will be donating to 3 different offices. The RMFB 13 unit of Region 13 or PRO Caraga. Police Station 4, Butuan City Police Station 4. Kung asa ko nag-surrender. Ang RMFB 13 mangod supposedly ani dakop sa ako. Kaya gisundod ako patrol sa balay. And then number 3, sa City Prosecutor's Office sa Butuan, kaya dito ko nag-process sa akong bail. So, I'm so happy. Dalay ko ng Diyos. So, ito o, ipikita niya kung ano yung ipamimigay niya sa raffle prizes. So, pera ba niya ito? Or pera ng tingog party list? Ay, yan ang tanong ng mga netizen. So, ito yung mga reaction, no? Matapang talaga si John Magno. Akala naman niya, makakalustot siya dyan. Typical basura. Imbis na maging humble sa pagkakamali, maging mayabang para pagtakpan ang kahihiyan. Did we really expect any better from a DDS? Take note po, hindi na po DDS si John Magno. At the same time, hindi naman niya inamin na DDS siya. So, wag nating itagline si John Magno na DDS siya. In fairness naman kay John Magno, hindi niya sinabi na DDS siya. Pero sinusuportahan niya ang mga Duterte. But I don't know for this time kung talagang susuportahan pa niya ang mga Duterte knowing maraming DDS supporters ang galit kay John Magno. Kasi daw parang bumaliktad si John Magno at mas pinaboran niya si
Martin Romualdez kasi si John Magdo ay nagtatrabaho sa Tingog Party List. Yan ang hirap ng mga DDS at Pulangot supporters kung mananalo sila. Mga feeling powerful, kagaya ng mga idol nila, hindi sila aamin ng pagkakamali at lalo pang mayayabang. Parang may mental issue na si John Magno. Wala man naman. Ang ginawala ni John Magno, parang ano siya, parang nagtawag dito. Sabi sa'yo pa baka ng hambog or parang gusto niya ipakita na ay hindi ako affected sa mga nangyayari sa akin. So, namimigay ako ng raffle tickets, namimigay ako ng papremyo sa mga taong tumulong sa akin para makapag-bail sa mga pulis na particularly naaaresto sana sa akin. Yun ang gusto niya pamukha ni John Magno na walang arestuhan, walang maling nagawa or walang nangyaring pagkulong sa kanya. Hayaan natin masiraan siya ng pagkatao. Sira nga pala, nothing new, lumala lang. Ito pa. Sino ba kasi yung John Magno? Bakit siya pinag-uusapan? Sikat ba yan? Anong klaseng pagkataong merong yung babaeng yan? This individual need medical intervention. Nangutang na lang yung pampiansa, magsalita pang para napakayaman. This Cavitania should go back to her psychiatrist. Sobra naman pong mga ganyan. So, let us wait and see kung ano ang irerespond ni John Magno tungkol dito. Pero sabi ng ibang tao, hindi pa pwedeng kasuhan si John Magno na parang very confidential nagsasabi na parang hindi naman parang kundi namimigay siya ng raffle tickets or papremyo sa mga taong aaresto sana sa kanya at yung tumulong sa kanya para mapadali yung mga bail requirements niya. Despite her arrest, Magno continues to release statements that seemingly boast about her temporary freedom. However, netizens appear displeased with Magno's recent statement, particularly because she disclosed the name of the government agencies to which he gave raffle tickets, a potential violation of the law, sabi ng mga netizen. Some netizens argue that such actions could be interpreted as an attempt to influence officials in government agencies with speculation that Magno may be trying to bribe those involved in her case. The act of providing raffle tickets to officials connected to her case could result in legal complications. So, pwedeng makasuhan yung mga taong kasabwat dito. Overall, many are questioning the appropriateness of Magno's action, whether she genuinely has a motive behind her plan or it's merely a means of to attract attention and generate discussions about her name on social media. So, yun po ang mga haka-haka at mga reaction, opinion ng mga tao kung pwede bang kasuhan si John Magno sa ginawa niyang mamimigay ng raffle tickets sa mga taong aaresto sana sa kanya, sa mga taong tumulong sa kanya para mapadali ang bail, lalo na sa PRO Caraga, Butuan Police Station at City Prosecutor's Office. So, comment down below kung ano ang inyong opinion, kuro-kuro, at kung ano ang inyong palagay sa bago na namang skandalo na ano man, si John Magno na talaga ang makagawa ng ganyan. Bye everyone! See you next time!